at tindakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Tayo'y magbigay galang sa Diyos na sa timay lalang. Tanay inako niya't hinirang hawang iniingatan. Ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na iyong laging kinahahabagan at pinagbibigyan upang ang itinampok ng iyong pamumuno at pagsubaybay ay muli mong ikalugod at panatilihin mong kinalulugdan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, "Dinggin ninyo mga Israelita, ang Panginoon lamang ang Diyos. Ibigin niyo siya ng buong puso, kaluluwa at lakas. Ang mga utos niya'y itanim ninyo sa inyong isip. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak, sa loob at labas ng inyong tahanan, sa oras ng paggawa at pamamahinga, sa lahat ng lugar at sa lahat ng panahon. Ipulupot ninyo ito sa inyong mga kamay bilang tanda, itali sa inyong noo, isulat sa mga hamba ng inyong pinto at mga tarangkahan. Kayo'y malapit ng dalhin ng Panginoon sa lupang ipinangako niya sa inyong mga ninunong sina Abraham, Isaak at Jacob. Maninirahan kayo sa malalaki at magagandang lungsod na hindi ninyo itinayo. Titira kayo sa mga tahanang husto sa lahat ng bagay, ngunit hindi ninyo pinaghirapan. Iinom kayo ng tubig na galing sa mga balong hindi ninyo hinukay. Mamimitas kayo sa mga ubasan
at sa mga ulibong hindi ninyo itinanim. Kung kayo'y naroroon na at nananagana sa lahat ng bagay, huwag ninyong kalimutan ang Panginoon na nag-alis sa inyo sa bansang Ehipto. Magkakaroon kayo ng takot sa Kanya. Paglingkuran ninyo siya at mamuhay kayo ng tapat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Ang Panginoong kong aking kalakasan, minamahal kita ng tunay na tunay. Panginooy batong hindi matitibag, matibay kong muog at tagapagligtas. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Diyos ko ang sa akin ay siyang mag-iingat, tagapagtanggol ko at aking kalasag. Sa iyo, Panginoon, ako'y tumatawag. Sa mga kaaway, ako'y iyong iligtas. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Panginooy buhay, siya'y tagapagligtas. Matibay kong muog, purihin ng lahat. Sa piniling hari, dakilang tagumpay, ang kaloob ng Diyos sa kanyang hinirang. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Tumayo po ang lahat. Sumaiin niyo ang Panginoon at sumaiin niyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit ang isang lalaki, lumuhod sa harapan ni Jesus at nang sabi, "Ginoo, mahabag po kayo sa anak kong lalaki. Siya po'y himatayin at lubang nahihirapan kung sinusumpong, sapagkat madalas siyang nabuwal sa apoy o kaya'y mahulog sa tubig. Dinala ko siya sa inyong mga alagad, ngunit di nila mapagaling." Sumagot si Jesus, "Lahing walang pananampalataya at matigas ang ulo. Hanggang kailan dapat ako manatiling kasama ninyo? Hanggang kailan ko kayo pagtitiisan? Dalhin ninyo rito ang bata." Pinagwikaan ni Jesus ang demonyo at lumabas ito, at ang bata ay gumaling agad. Pagkatapos ay lumapit ang mga alagad kay Jesus at nagtanong nang walang ibang nakaririnig, "Bakit hindi po namin mapalayas ang demonyo?" Sumagot siya, "Dahil sa kaliitan ng inyong pananalig. Sinasabi ko sa inyo, kung maging sinlaki man lamang ng butil ng mustasa
ang inyong pananalig sa Diyos, masasabi ninyo sa bundok na ito, lumipat ka roon at dilipat ito. Walang bagay na hindi ninyo mapangyayari. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Ilagay ang utos ng Diyos sa inyong puso at isip. Ito po ang narinig natin sa ating unang pagbasa na si Moises ay binibilinan ng mga tao na ang salita ng Diyos ay ilagay sa puso at isip. At hindi lang para sa iyo, kundi ambilin din ituro ninyo sa inyong mga anak. At ito po ay isang mahalagang gampani ng isang Kristiyano. Ang ating pananampalataya ay hindi lang para sa akin. Hindi lang ako ang magsasabuhay ng pananampalataya. Pero ang pananampalataya na meron ako ay ipapasa ko at ibabahagi sa iba. Siguro tayo mga Katoliko, medyo mahina tayo dito. Magaling tayo magsimba, magnobena, magprosesyon. Pero sa pagpapahayag na ng pananampalataya, ang mas gusto nating ituro ay yung pangit. Mas tinuturo natin yung hindi dapat gawin. Pero sa pagtayo at pagpapahayag ng pananampalataya, nahihiya tayo. Halimbawa lamang ho, ako po, pag nagsisimula ho ang meeting o may talk po ako, hinihikayat ko po yung mga nandoon na magdasal. At lahat po, masasabihin kong, oh, pwede ba mag-invite na magdadasal? Lahat ho nang nakatingin sa akin, bigla hong yumuyuko. Magdadasal na lang. Yuyuko pa. Nagkakahiyaan pa. Kaya minsan ho, nagtatawag na lang ho ako na magdadasal. Eh yung pagdadasal natin sa harap ng maraming tao ay pagpapahayag na natin ang pananampalataya natin yun eh. Bakit tayo mahihiya? At ang ito'y hamon sa atin ng ating unang pagbasa na ang salita ng Diyos ay ilagay sa puso at isip at huwag nating ikahiya ang ating pananampalataya. Marahil ang pumahadlang sa atin ay iniisip muna natin ano yung sasabihin ng iba, kaya nahihiya ka. Pero mas mahalaga ho sa atin bilang Kristiyano, anong tingin ng Diyos sa iyo? Hindi kung anong tingin ng tao at kapwa mo sa iyo, hindi ba mas mahalaga ano ang tingin ng Diyos na nagmamahal sa atin sa buhay natin? Kaya ho, sa ating ebanghelyo, sinabi ho ni Jesus, o lahing maliit ang pananampalataya. Ano ba ang hadlang natin bilang Kristiyano sa paglago natin sa pananampalataya natin? Minsan ay walang tiwala sa Diyos. Pwede nga, narito, nakikita tayong lahat, nagsisimba tayo, pero pag dumarating ang pagsubok, saan kumakapit? Pag dumarating ang mga pagsubok natin sa buhay, saan tayo mas nagtitiwala? Imbis na magdasal, anong ginagawa? Bumibili ng pampaswerte. Imbis na manalangin sa Diyos at patuloy na manalangin, anong ginagawa? Bibili ng pusang kumakaway para daw pumasok ang swerte. Eh di ba naniniwala tayo sa blessing ni Lord? Di ba pinagpapala ni Lord ang taong tunay na nagtitiwala sa Kanya?
bakit ka naghahanap ng second option? Diba? Kaya ho, maganda sa atin bilang Kristiyano, nalaliman natin ang ating pananampalataya sa Diyos sa pamamagitan ng pagtitiwala natin sa Kanya. Kasi kung marunong tayo, kaya natin magtiwala sa Diyos, alam natin na hindi tayo pababayaan ng Diyos. Kahit kailanman, kahit anong pagsubok ang dumating, alam natin at may tiwala tayo na hindi tayo pababayaan ng Diyos. Ang Diyos ay sapat na sa atin. Diba? Ang Diyos, sapat na sa atin. Kaya ho, magandang paanyaya sa atin na para lumago ang ating pananampalataya sa Diyos, ang Kanyang aral at turo ay laging itanim sa ating puso at isipan. Patuloy na magtiwala at maniwala sa Diyos na nagmamahal sa atin. Meron tayong confidence sa pag-ibig ng Diyos. Sapagkat ang pag-ibig niya ay ang pag-ibig na hindi kumukupas o nangiiwan. To have that confidence in the love of God. Kasi dahil sa mahal tayo ng Diyos, pinapatnubayan tayo lagi ng Diyos. At magandang itong baunin natin sa ating pagdiriwang ng Eucharistia ngayon. Magkaroon ng tiwala sa pagmamahal ng Diyos sa buhay natin na hindi nangiiwan, hindi nagpapabaya. Ang kailangan lang natin magtiwala ng tapat. Amen. Tumayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, sa pananalangin, lumapit tayo sa Diyos Ama na nagbibigay sa atin ng kapangyarihan sa lahat ng sanlilikha. Ang ating itugon, walang hanggang Ama, lumakad nawa kami sa gabay ng pananampalataya. Walang hanggang Ama, lumakad nawa kami sa gabay ng pananampalataya. Ang simbahan at ang kanyang sambayanan naway mapatatag sa pananampalataya at gawing sandigan ang Panginoon sa kanilang mga pagsubok at pagdurusa. Manalangin tayo. Walang hanggang Ama, lumakad nawa kami sa gabay ng pananampalataya. Ang mga puso ng mga leader ng mga bansa naway huwag maging bato at huwag maimpluwensyahan ng kasamaan ng pagkamakasarili. Manalangin tayo. Walang hanggang Ama, lumakad nawa kami sa gabay ng pananampalataya. Ang mga taong naging manhid na sa pagkakasala, naway magbalik loob sa Diyos, manalangin tayo. Walang hanggang Ama, lumakad nawa kami sa gabay ng pananampalataya. Ang mga taong may dinadalang mabigat na pasanin sa buhay, dahil sa kanilang karamdaman, naway maunawaan ang kahulugan ng kanilang mga pagsubok. Manalangin tayo. Walang hanggang Ama, lumakad nawa kami sa gabay ng pananampalataya. Ang mga tapat na yumauna, naway ligtas na maihatid sa tahanan ng Diyos. Manalangin tayo. Walang hanggang Ama, lumakad nawa kami sa gabay ng pananampalataya. Mga pangyarihang Ama, inilalagay namin sa iyong paanan ang aming mga pangangailangan at nananatili kaming nang may pananalig sa iyong tulong at awa sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Itong alak at tinapay ay handog sa'yo, Ama. Ito'y bungang
pinagsamo ang iyong bayang tanggapin iyong basbasan nang sa amin maging tunay na katawa at dugo ng iyong anak. Tumayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, para mo nang awa gawin mong banal ang mga alay naming iyosan ng kalugdan at kami gawin mong hain sa iyo'y laging nakalaan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri nami ang nakikinabang ay kami iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo." Gayon din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama,
Lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, paawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Itong kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Amen.
sipayo. Ikaw ang bugtong hininga ng buhay. Dulot mo'y kapayapaan pag-ibig. Panginoon ko, hanap-hanap ka ng puso. Lalo na po ang mga ministry, HDN at Marian Group at mandated organizations na ating simbahan sa darating na August 15, 2023, Martes, dakilang kapistahan ng pag-aakyat sa langit ng mahal na Birheng Maria at kaalinsabay nito ang kapistahan ng Nuestra Señora de la Buena Hora. Ang maringal na misa ay sa ganap na ika 12:50 ng tanghali at ikalima ng hapon na susundan ng prosesyon. Makiisa po tayo. Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay iyong tuwangan sa ginagawa namin sa araw-araw upang kaming hindi mo pinagkakaitan ng pagsubaybay ay gawin mong maging marapat sa lubos na kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag.
na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo, taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno,